Dito po ngayon sa Cordova, Mactan Island, Cebu, meron po tayong dalawang mahalagang event ngayon sa chess. Yung una po is yung Philippine National Chess Championship. Yung pangalawa is ano naman po siya, first Mactan Open. Yun po kasi nung una, kung hindi po dahil sa pandemic, April pa po sana yan ng 2021 na para i-celebrate yung 500 years ng Christianity sa Pilipinas. Then, napuspon po siya ng August. Ang tawag po nun is Cordova Open. Nag-second wave po tayo. Kaya pong nangyari, napuspon po siya ulit. Tapos ngayon po, at least po maganda po, napagpatuloy na po talaga. So, yun po yung ano. Kumbaga, ang dito po yung nag-organize po talaga is yung RCM, Vicious Masters. Kali, ano po ang background ng RCM? Ano po, kasi ako chess player din ako. Marami po akong mga kaibigan. Nung dahil, matagal na po ako hindi naglalaro. Pero nung dahil sa pandemic, alam niyo naman po na malagpag yung online chess tournament. So walang magawa sa bahay, so nagagawa ako ulit ng chess. Nakilala ko ulit yung, nakita ko ulit yung mga kaibigan ko, alam kami, naglalaro, tapos pag-uusapan namin yung giving back to the chess community. Eh, biglang nagtulong-tulong kami, nag-conceptualize lang po kami ng ano, ng ano pong maganda. Kasi po sabi naman, yung chess master ko, tatlong mahalagang salita na sinumbayin po namin ang isa. Yung salitang re, salitang chess, at salitang masters. One word lang po yan. Yung master, alam naman po natin yan. Kumbaga yung expert magaling dyan. Yung chess, yung larangan po ng sports na nilalaro natin. At yung re po, ano po yan? It's a Gaelic term. Ang ibig sabihin po is king. Hari. So, hari ng mga chess masters. Kaya po siya naging re chess masters. Tapos po, yung re chess masters is naging, sabihin na po natin, may motto po siya, tagline. Ang motto po namin is creating masters, changing lives. Philippines and in the whole world, at pagbibigay po guys sa lahat ng mga Pilipino. Sir, happy birthday. So, yung first step po namin is we would like to create masters, then hopefully later on, change lives. So, how do we create masters po? Kagaya po nito, nag-expose po kami ng mga bata, ng mga interesado sa chess, and later on po with e-training, seminars, etc. Then, we plan po how to change lives. Ito po kasi Philippine National Chess Championship ay mahalaga po sa isang grandmaster at mga Philippine team. Kasi po, talagang kailangan po sila umattend nito. Kasi, kaya nga po nung kinausap ko si Grandmaster Jason Gonzalez, sabi niya po sa akin, magiging magandang addition po to kasi nakikita niyo po, dito po tayo sa isla ng Mactan, isla ng Cordova. Kasi po yung Mactan Islands po, composed po ng dalawang syudad, Cordova and Lapu-Lapu City. So dito po tayo sa third municipality po ng Cordova. So, ang nangyari po ngayon is, dito po sa Riches Masters, gusto po namin, hindi lang po sa Cordova, Mactan Island. Kaya po meron tayong weekly Thursday online tournament. Consistent po siya na every Thursday. Pero ngayon po, katatapos lang ng 2021 Grand Master natin, Grand Finals
ng RCM online tournament na si IM Ricky V. Guzman po ang nag-champion. So next year po, iba na naman po ang plataforma at programa. Yun po, maghihintay na naman po tayo sa ating mga kaibigan na handang tumulong po sa chess. All in all, sir, gaano po ba kahirap mag-organize ng ganitong tournament sa Cordova? Ano po, in totality po, mahirap po mag-organize ng over-the-board tournament. Unlike po kasi sa online, gagawa ka lang ng link, pasa mo, tapos na. And in a span of less than 15 minutes, may tournament ka na. Sa over-the-board po kasi, kagaya po ng ganito na sanction ng National Chess Federation at sanction ng FIDE, yung International Chess Association. Napakahirap po kasi may mga requirements po. Kailangan po yung mga players, member ng NCFP, member ng FIDE, yung mga organizers, kailangan meron po chief arbiter na international arbiter, may FIDE arbiter, ibang level po. Okay, so tingin niyo po ba ang Solea Resort is conducive for chess playing? Ako po, sa tingin ko po, conducive po siya kasi sa kung hindi naman po napagkakaila sa atin, lalo na po ako ang naglalaro ako ng chess, sa bangketa lang po, sa may palengke. Tapos may dumadaan na tricycle, may dumadaan na jeep. Tapos ang pinaka, ako po, ang na-experience ko lang na tournament, except po siguro nila, is maganda na po sa akin yung tournament na nasa mall. Kasi may aircon, may kanyang. Pero itong ganitong klase po na tournament na, kumbaga, ang kalidad po na pinapasok natin is, kumbaga, pang FIDE quality po siya ba? Kumbaga, yung pwede po natin, magiging proud po tayo na sabihin na kahit local po yung tournament, pero international po yung quality.